Good morning guys again. Meron akong muling i-share sa inyo. Akari rechargeable electric pan. So ang issue nito, stock up switch. Ang mahirap siyang i-switch, ganun. So ang ituturo ko sa inyo na hindi nyo na dapat ito dalhin sa mga technician dahil napakaselan nitong switch na to, talagang masasabi kong madaling masira talaga siya. At pangkaraniwan, dinadirect na lang to, tsaka talagang ano siya, maselan talaga siya kasi na-experience ko na pag pinagawa nyo, either na magawa o hindi magawa. Kasi nga, una, ang hirap din maghanap ng switch nito. So, para menos gastos, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan na dapat yung gawin. So, ang kailangan nyo lang, long nose. So, sa pamamagitan nito, madali nyo na siyang maisi-switch. Kaya lagi lang dapat nakahanda itong long nose na to. Ayan, ang hirap mo. Nakikita nyo, hirap i-switch. So, iipitin nyo lang. Ang gagawin nyo, iipitin nyo lang. Ayan. Tapos, itulak nyo lang sa DC. Ito yung DC switch nya. Dito. So, ayan. Tapos, hawakan nyo lang siya, nakatulak. Tapos, tulak nyo lang itong dalawang daliri nyo papunta sa DC switch. Okay? And, maandar na siya. So, kung ibabalik nyo, i-off nyo, mahirap uli siyang i-switch. So, kailangan nyo uli nito. Okay na siya. So, tanggapin natin ganun talaga siya. Kasi, kung dadalhin nyo sa mga technician to, either na magawa o hindi magawa. Or either na palitan, magtatagal lang. Mahirap kasi makahanap ng switch nito. Bibili ka pa sa mismong kumpanya o order mo pa. So, ito na lang ang pinakamagandang solusyon. So, at least, kaysa itapon nyo to, dahil sa, kung halimbawang hindi nyo na mapagtiisan, kaysa itapon nyo, ito na lang gamitin nyo, huwag yung shampooer sa inyo, kaysa masira. So, meron din pala akong dagdag na i-re-recommend sa inyo, kasi itong rechargeable electric pan, kadalasan nagagamit ko lang to 4 na oras. So, ang advice ko sa inyo, pag bumili kayo nito, bili na rin kayo ng extra battery. So, kasi ito, kung titingnan mo itong battery na ito, dito, nakahinang siya pag binili mo. Permanente yung connector niya. So, kung may kakilala kayong technician, pwede nyong paggawa ng connector. So, kung halimbawang nakabili kayo ng extra battery, after 4 hours, naglobat siya, may pangpalit kayo. So, yun lang. Kung gusto nyong magamit pa siya ng mas mahabang oras, halimbawang matagal lang magdamagan yung brownout sa inyo, kung sakaling maglobat siya, madali nyo yung mapalitan kasi nagpasadya kayo ng connector. So, pasadya lang kayo ng connector na ganito kasi permanente nakahinang to kaya. So, yun lang may advice ko sa inyo guys. So, thank you uli sa panonood. See you soon again. Thank you.